Ang ating first stop, isa sa mga bansa sa Silangang Asya, popular saan pa kundi sa K-pop at mga kinahuhumalingan nating K-drama. Sila rin ang nagpauso sa pinipilahan nating samgyupsal. Welcome to South Korea, mga ka-wonder! Pero there's much more to the land of the morning calm, ika nga. What's up mga guys? At para ipakita sa atin ang iba pang maipagmamalaki ng bansa, sasamahan tayo ng tubong Negros Occidental at ka-wonder nating si Beljum o Park Jium sa kanyang Korean name. Pag naglakad ka dito parang divisoria talaga, siksikan talaga siya. 2007, napunta ko dito sa Korea kasi yung mom ko nag-work din dito. Matapos ang 15 taon na paninirahan sa Korea, isa na ngayong naturalized Korean citizen si Beljum. Sa Korea na rin siya nakapangasawa at bumuo ng pamilya. Bilang isang peninsula o anyong lupa na nakakonekta sa mainland at napaliligiran ng tubig, mayaman ang South Korea sa iba't ibang produkto na mula sa mismong karagatan, pati na sa lupa't buhangin na nakapaligid dito. Pero bukod sa mga isda, patok din sa panlasa ng mga lokal ang iba pang mga lamang dagat na marahil kakaiba para sa atin. Yung bang mapapadalawang isip muna si Juan bago kainin? Presenting ang kanilang Gaebul, o kilala rin sa tawag na penis fish dahil sa kakaibang itsura at hugis nito. At ang San-nakji, o live octopus dish. Ang salitang nakji kasi nangangahulugang octopus. Ang sa naman, living. Sa putayang ito, ang pugita, fresh na fresh kung ihain. As in, buhay! At gumagalaw-galaw pa. Hello mga ka-wonder. So ngayon, andito na tayo ngayon sa may Noryangjin. So yung Noryangjin, ito yung pinakamalaking fish market dito sa Seoul. At ito yung madalas puntahan ng mga foreign tourists dito. San-nakji, ma'am? Semari, ma'am. Kumigo, wala sumubo sa isa'yo? Oh, hanggasa doon siya kayo? Ang mga napili ni Beljum, inihango mula sa aquarium. At sa kahiniwa ng maliliit habang buhay at gumagalaw pa. Ang mga ito, nabili ni Beljum sa halagang 20,000 Korean won o 854 pesos sa tig-apat na piraso. At matapos linisan ang pinamiling Gaebul at San-nakji, saka naman sinamahan ng isa pang tindera si Beljum para makahanap ng pwesto sa mga kainan sa taas. Pagdating sa itaas, ipinwesto na ni Beljum ang mga kakainin. So itong San-nakji, gumagalaw siya within 1 hour. Pag kinain nyo to, kailangan nyo siyang nguyain ng maigi. Manamis-namis yung lasa niya kasi saliwa siya, diba, buhay pa. At saka match na match siya dito sa sesame oil na sausawan. Medyo maligat-ligat siya, medyo makunat-kunat. So dito naman tayo sa Gaebul mga guys. Ayan, masarap siya sinasausaw dito sa may gochujang. Ito yung, or yung chili paste. Ayan. Bali, malutong siya. Tapos may konting-konting langsa na lasa. Pero I wonder, paano nga ba umusbong ang mga kakaibang pagkaing tulad nito sa South Korea? Ayon sa mga tala, kabilang ang mga ito sa mga tinatawag na Jongryuk foods o yung mga pagkaing nagpapalakas umano sa mga kalalakihan nung Joseon Dynasty. Pero sa paglipas ng panahon, mas tinangkilik na ito dahil sa magandang na idudulot daw nito sa kalusugan. Yung mismong Gaebul, in terms of health benefits, more on sa protein side din siya. Kasi lahat naman ng fish, lahat ng mga seafood din, no? Mataas sa omega-3 fatty acid. Maybe octopus din, is halos part din siya noon. Para naman kay Beljum, ang pagkain ng mga kakaibang putahing ito, dagdag karanasan din daw para sa kagaya niyang dayuhan. So kung napunta ka sa Korea, pwede nyo i-try ito. Sigurado magugustuhan nyo.